Wait lang. Sure ba ako papasok to? Ayun, tinanggap. Yes! Okay. Hey guys! How are you today? Kamusta po kayo lahat? So, it's already evening here. And ayan po, nandito po ako sa penthouse sa uppermost floor ng hotel namin. And so, may naisip akong idea. Idea ba? Talaga? Really? Well, actually guys, hindi naman kasi ako ganun ka palainom. Or I'm not used to drinking liquors, but for this episode, naisip ko na gumawa tayo, or I mean, tikma natin guys yung most expensive and cheapest beer in this hotel. Gusto niyo ba yun? I think this would be a good idea. Okay, so paano? Let's go! So what's up? And kamusta po kayong lahat? How are you all friends? How are you all foodie fam? This episode, we will not be having mukbang. This episode is parang sumulpot lang talaga siya sa isip ko. Bigla-bigla this day. Hindi talaga kasi ako manginom, guys. So since parang wala akong ano ngayon na ano na content natin, biglang pumasok sa isip ko yung beer doon sa taas sa 8th floor, guys. Yun yung beer talaga nung pumasok. Sabi ko, why not try the most expensive and the cheapest beer here in my hotel? So na ano nyo ba, guys? Madedetermine nyo ba kung ano yung cheapest dito at saka yung most expensive beer? So based on this, ano ito, sa medyo malit na to, 60% siguro, feeling ko 60% alcohol ito. Not that sure, pero nabilong siya dun sa may vendo ng beer, so imposible naman na juice yun, diba? Kasi yung juice dun siya may ano, sa may pinaka right na ano na vendo. At ito, Japan brand, Super Dry Asahi. Olympic and Paralympic Games, Tokyo 2020, official beer. My God, ngayon ko na napansin. Tokyo 2020 official beer. Ito pala yung official beer nila, guys. So, hindi pa nakuha yung, ano, yung Olympics. Matitikman ko yung official beer nila. Wow, diba? Bongga. So, guys, actually, kaya hindi ako nainom. Very madalang akong uminom na ano. Very ano, seldom. I only drink seldom liquors. It is because, guys, I have this, what do you call, allergy. Pero sabi nila, you can practice it para mawala, but hindi rin ako naniniwala kasi depende din kasi yun sa ano, sa tao, sa katawan ng tao. So for this day, gagawin ko is mag taste test tayo ng cheapest and most expensive beer in this hotel. Okay, paulit-ulit. Okay, so guys, without further ado, let's start. Guys, the most expensive beer in this hotel is this Asahi. This is the official beer of the Tokyo 2020 Olympics, Olympic and Paralympic Games. And then, ito naman yung pinaka, kung ano na nakita ko, pinaka, what do you call this? Pinaka cheapest. Yan, ito yung pinaka cheapest na beer doon. So, ano kaya ang i-try natin dito? Okay, let's start with this
cheapest beer. Okay. Oh. Parang lemon yung ano niya, lemon flavor. Parang naalala ko dito guys yung ano nga yung ano na meron tayo diyan sa ano sa Philippines, yung lemon. Ano ba yung ano? Hindi ko na maalala tuloy yung pangalan nun. Ah, loading. Lemon, lemon. Hinebra ba yun? Hindi talaga ako sure, guys. Pero, amoy niyo talaga, guys, lemon. Okay. We will transfer this to this, ano, glass. Sure ba? Beer to? Parang siyang juice. Uy! Guys, meron siyang, ano, merong pulp. Merong pulp yung, ano, may pulp pa ng lemon. Okay. Try natin, ah. Oh. Beer nga, guys. Oh. 3%. 3% lang yata yung alcohol. Ganun. Para lang to sa mga ano, mga light drinkers. Better to sa mga light drinker, guys. Oh my gosh. Ubusin ko ba to, guys? Wait lang. Ma-explain ko yung lasa niya, guys. Alam mo yung parang may lasa siya ng pale pilsen. May lasa siya ng pale pilsen and then yung lemon naging squeeze. Ganun. Parang pinaghalo na pale pilsen tsaka lemon yung ano yung lasa niya. Tapos visible pa talaga yung may mga visible pa na pulp ng ano ng lemon. Ayan oh. Ayan makikita niyo guys yan. May visible pa siya na pulp. Oh my god. Guys, ayokong excuse me, ayokong ubusin to. Kasi mahina yung ano, mahina yung tolerance ko sa ano sa mga alak tsaka sa mga beer sa mga ano mga liquors. Ginawa ko lang to dahil gawa ng pumasok siya sa isip ko kanina na sabi ko ano kaya ang pwede kong gawin na ano na content for today. So ito yung pumasok sa isip ko dahil nga na-try ko na yung ibang soda drinks doon sa taas, yung beer pa yung hindi. So ito yung kinalabasan natin ngayon, guys. Ayan. So malapit ko na maubos and then try natin tong pinaka-expensive na ano na beer dito ngayon. The price of this is 330 yen. 330 yen, guys. And this is 180 lang. Oh, ramdam ko na sa sikmura ko. Uish. Ang pakla na. Excuse me. Yun nga, yung lasa niya, guys. Para isang whole fresh lemon naging squeeze kasama yung pulp and then yung pale pilsen. Ganun. Ganun yung lasa, guys. Ugh. It's not bad. Not bad yung lasa. Pero yung tipong hindi lang talaga ikaw sana, hindi lang talaga ako sanay uminom. Ay, nako, grabe. I need to eat something. Ah, grabe guys. Pero guys, if ever napunta kayo ng Japan,
ang pinakamasarap dito is yung ramen talaga nila. Kahit yung mga hindi pa gaano high class na ramen, guys, ang sarap ng timpla, promise. I apologize, guys, ha? Pero hindi ko ito maubos. And sigurado, ito, hindi ko talaga ito maubos. Ibibigay ko doon mamaya sa mga kasama ko. Ay, sigurado, iinumin nila ito. Unti na lang. Ugh. Ooh. Oh my god. Ah. Ooh. Okay. Next. Super dry. Actually, guys, ano yung super dry na to? Parang mapakla, sobra, ganun. Wala kasi ako masyadong idea. Sige, think. Ano na lang para malaman ko, ito na lang. Susubukan ko na lang, ha? Oh my god, mabula-bula. Ooh. Amazing yung amoy, guys. Parang, hindi ako expert talaga sa mga inom, pero parang, yung amoy niya parang refined talaga siya na, basta refined beer, parang ganun. Hmm. Let's try, konti lang. Ayan. So, hindi ako magpapadami, guys, ha. Pagpasensyahan nyo na kung di ko talaga ito maubos. Nag-taste test lang talaga ako ng cheapest and most expensive beer here. At ngayon ko lang talaga, guys, nabasa na ito pala yung beer, excuse me, na official beer. Official beer na official beer ng Paralympic and Olympic to Tokyo Olympics 2020. Ano ba? Tama ba yung sinabi ko? This is the official beer of Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. Sabi dito, guys, our advanced brewing techniques deliver a dry and crisp taste and quick clean finish. We call it Karakuchi taste. Ah, kaya pala. Yun pala. Pag amoy ko kanina, guys, parang sabi ko parang refined talaga yung ano niya ba? Refined talaga yung yung amoy niya. Galing. Galing talaga ng mga Japanese. So, guys, titikman ko na. Ito lang. hindi na ako mag ano, hindi na ako mag dadagdag. Okay, 1, 2, and 3. Ooh! Ang sarap! Guys, ang sarap niya! Amazing! Hindi siya. Actually, ilang percent ba to? Well, super dry pero walang nakalagay kung ilang percent na ano alcohol, or maybe hindi ko lang talaga kung ano basahin kung ilang percent ng alcohol to. Sarap, guys, promise. Amazing. Hindi ako na-disappoint sa 330 yen ko, guys. Mare-recommend ko talaga to. Mare-recommend ko talaga tong Asahi na to. Guys, sa sino man pumunta dito sa Japan or kung meron dyan sa Pilipinas, guys, try nyo. Hindi kayo madi-disappoint sa mga mahilig sa beers. Okay. So,
to patch this topic of ours for today, guys, ang masasabi ko lang is, kahit anong bilhin niyo dito siguro na drinks or beers, whiskey dito sa Japan, hindi masasayang yung pera niyo, guys, because they are producing quality food, quality drinks here. Yeah, sigurado ako dyan, guys. At ito masasabi ko, ha, nanawa na talaga ako, guys, sa sushi dito, tsaka sa ano, sa gimbap, tsaka sa mga mashed potato and bento box. But it is all worth it. The lasa, the presentation, kahit nasa bento box, guys, perfect. And yung lasa. And healthy po siya kasi kompleto. So, without further ado, let's end this video with a big thanks sa lahat na mga laging sumusuporta at nanonood po sa video ko, guys. Maraming salamat. Hindi ko na po kayo iisahin kasi alam ko naman po kung sino yung mga laging nag-aabang at laging sumusuporta sa mga videos ko. Super thank you po and God bless you more. Thank you, guys. Kung gusto niyo po magpa-shoutout sa akin, just comment down below po at hindi po kayo mabibigo. Random shoutouts by next video ko. Okay? So, thank you, guys, sa pagsama niyo sa akin for today and bye. Thank you, guys, ulit. See you in my next videos. Ingat po kayo.